Papa. Miss na miss na ako kay Papa. Tama lang kami pang hospital. Sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Oh, yo, mga kanuloy, good morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At eto, nandito tayo sa isang lugar na Camarinesor. At meron po kasing na-scout si ang kasamahan natin, no, kaibigan natin na si Alamid. No, so ngayon, ay hindi siya nakasama dahil sa meron nga siyang ginagawa. Pero, tinuro niya na sa akin kung saan matatagpuan si Rica at pinagtanong-tanong ko na rin dito sa lugar na ito na sinabi naman yung lugar at pinagtanong-tanong ko, pinakita ko yung picture ay tinuro naman po kaagad. So ngayon ay puntahan po natin yung kanilang bahay, puntahan po natin kung ano po ang makikita natin, ano po ang sitwasyon or ano ang kwento ng kanyang buhay. So ito mga kananuli ay kaabang-abang po ito dahil sa nagbigay na ng bahagyang background si Alamid. So ito ay wag ko kayong bibitaw hanggang sa dulo ng vlog na ito at sigurado ako maraming maanti, mga kanoli. Salamat nga pala kina kuya. Ayun ang aming napagtanungan. Salamat. So doon daw ang daan. Tara po. Yan at umulan po. Madulas. Ay, yan. Madulas. Madulas nga. Ayan. Ayan. All right. Let's go. Baka di kayo may aso dito. Kakaturo po ni Kuya ay doon daw po ang bahay sa may palayan. All right, let's go. Panibagong adventure to mga kanon, nakikita niyo naman, no. Sigurado ay nakaka-relate kayo. Ayun, no. Kalawakan, naon saan makikita niyo po yung bundok. Ayun, no. Kumbaga ay napapalibutan ng bundok at yung tawid niyan, dagat na 'yan. Tara. Ayan po at ba't kaya hindi sila nakapagtanim ng palay, oh. So ito po, hindi ko lang alam kung ilang bahay nandyan, kung mga kamag-anakan niya ba dyan, ang mga compound dyan or ano man. At simula sa kalsada, meron siyang itong power supply na patungo nga doon sa kabahayan. Siguro ito ay nasa almost 600 meters ang layo mula sa pinakaang kalsada. Ayan. So, ewan ko lang sa gabi, kung pagdating ng gabi dito ay madilim ba at asang daanan mo ay pilapil. Pero feeling ko safe naman dito kasi malalayo naman yung mga puno. Ayun, no. Dito sa ibang kagaya ng lugar na dyan ay maraming gubat. No? Maliwalas naman yung paligid. Ito yung mga mayanya, may mga mag-aararo na yan dyan. Ayan po. Iba ka. Kalabaw sa may mga kambing. Grabe yung bundok dito, mga kanuli. Grabe yung bundok po. At
Dito merong tabi-tabi po, mayroong malaking akasya, mga calories. Dalawang magkatabi. So ito mga kanoli, no. So yun nga, yung nagtanong kami doon kay Kuya, hindi ko na nakuha yung pangalan. At ang tinuro, dito raw banda. So hindi ko alam kung ito ang bahay na to o yung nasa gitna or nasa ito. May tao doon. Kasi na kasi may tao, diyan tayo magtanong. Hindi ba nangagat? Hindi nangagat to? Dami pa naman. Pwede magtanong? Saan po ang bahay dito doon? Ano? Nila Rica? Ito? Andiyan siya ngayon? Pwede mo ba kami samahan? So ito mga kanon, sabi ng, hindi ko alam kung tita ko ba kayo? Kapitbahay. Kapitbahay ito. So ito ang bahay ni Rica. So tara. Tao po. Ay, eksa. Kayo po ba si, ano, si Rica? Gusto mong bahay, bahay? Okay lang ba dito tayo? Grabe ang tangkad. Oy, Rica, ano? Bali kasi ano? Kilala mo naman siguro si Alamid, no? Nabanggit ka kasi sa akin ni Alamid na yung kwento ng buhay mo. Eh sabi ko naman kay Alamid ay baka schedule ba? Dahil nga sa may tinatapos kami sa Albay. So ito na yung time na yon na pupunta nga kami dito sa lugar niyo. Ayun. At ano meron sa loob ng bahay niyo? Pwede ba okay lang ba tumuloy kami? Okay lang. Oh. Te, okay lang, te. Ilaw. Ayun, mga kanoli. Awi. Mga kanoli. Tumutulo tapos hindi siya flooring, no? At tapos pasensya na, no, i-detalye ko yung bahay. Okay lang. Ayun mga kanoli, no. So although meron siyang biga at simentado naman to, pero hindi po siya flooring at ang kanyang amba, ayan. Tapos itong kanyang main na pintuan, kawayan po na nagtagpi-tagpi. At itong ano niya, itong yan, kabahayan po ay yero. Pero ang pinag-aanoan ng yero, pinagkakapitan, kawayan lang mga kanoli. Nakapatong lang yung kawayan at nakapatong din lang yung yero. Di ba delikado ilipad yan pag may hangin? Tapos ito mga kanoli, punta tayo sa kusina. Ah, dito kaya rin nagluluto? Opo. So ito mga kanoli, kanyang sainga, kanyang panggatong, yan, kanyang kaldero. Ikaw rin namumuha ng panggatong mo. Namumulot lang sa labas. Namumulot ka lang sa labas. At ito ang kanyang lamesa. Yan. Medyo big ano yung lamesa, nakamantel. Pero sira na rin talaga mga kanoli. Oh. Sira na rin. At ito, huwag natin buksan kasi baka mamaya kung ano yan. At ito ang kanyang pintuan sa likod mga kanoli. Ay, sira na rin. Kumbaga talagang plywood. Ito ang kabilang kwarto. Ano to ba? Mga lagay ng gamit. Ah, mga abubot daw mga kanoli dito niya nilalagay. So yan, wala na tayo dyan. At itong kabilang kwarto, dyan ka natutulog. Ayan. Okay lang ba makita? Okay lang sa'yo? Mauna ka. So yung mga kanoli, ito po ang kanyang kwarto. No, diretso na agad tayo sa kanyang kwarto. Iwan ko lang chinilas. Yan. So yun mga kanoli, ang ano, possible na aanggihan pagka uulan. Yan, tapos dun. At ito yung kanya bintana rin ay, yan. Yan. Sino gumawa dito, be? Si ano po, si Kuya. Pinagawa mo lang kay Kuya mo. So meron siyang lagay ng damit na 3 piraso. At
Hindi rin po flooring yung kanyang pinakang sahig. Yan. Ito po yung kanya. Ito ka nahiga? Nalagyan mo lang ng kumot, mga kanon, at saka unan. Bali, sinong kasama mo dito? Ako lang. May kuryente? Wala. Walang kuryente? Nagsisilbing solar po. So, ang kanyang ginagamit po ay? Solar, mga kanoli, sa gabi. Yan, kung madilim na. Ayan. Ayan po. At ito may tukod. Uy, bumagsak. Para hindi bumagsak. Para hindi bumagsak. Yung ulan. Enrica, at kumusta naman ang buhay mo araw-araw? Nakakaraos din minsan. Nakakaraos din minsan. At ano, paano yung pagka malakas ang ulan, tapos malakas ang hangin, paano ka dito, lalo na mag-isa ka lang dito? Ano po, pag tumutuloy yung ulan, nandiyan lang po ako sa loob, tapos inaano ko yung mga pang, yung mga balde po para maano po sa ulan. Ah, sinasahod mo yung mga timba para at least hindi bumaha sa loob ng bahay. Pero paano mo nilalabanan yung, lalo na babae ka? Paano mo nilalabanan yung, siyempre hindi maiwasan, matatakot ka, no? Opo, natatakot din po ako minsan. Pumunta po ako minsan sa kapitbahay. Sa kay Mami Aileen. Para dyan matulog kasi pag umuulan, halos lahat na po yan na tumutulog. Ayan, so talagang baha dito, no? Kung hindi ka nagsasahod ng mga timba-timba. Opo. Ayan. Gaano nakatagal itong bahay niyo? Matagal na din po ito. May almost may mga 20 years na ba ito? Opo. At saan ka nag-aral ng elementary? Diyan po sa Central po. Central. Tapos, nakapag-college ka ba? Ganun? Pero nakagraduate kang high school? Opo. Saan ang kukunin mo sa college? Ano po? Education po. Education sana kanyang kukunin. At ilan kayo magkakapatid at pang ilan ka? Lima po kami, tapos bunso po ako sa magkakapatid. Oh, bunso. At ilang lalaki, ilang babae? Tatlo pong lalaki, dalawang babae. Tatlong lalaki, dalawang babae. Yung mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay at pamilya. Ayan, at paano yung ano mo dito? Kagaya tinanong ko kanina, no, yung pangailangan mo araw-araw. Minsan po, pumapunta po ako sa kapitbahay ko para makikain. Ah, pumapunta ka sa kapitbahay? Kasi ngayon po, wala po akong kunti na lang po yung bigas ko. Ah, wala ka ng bigas, kaunti na lang. Ayun, gusto ko lang malaman, no. Yung nanay at tatay mo pala. Kasi wala akong nadat na nanay at tatay. Ikaw, alam mo nga, ikaw lang dito. Anong, okay lang? Anong nangyari ba't wala na si mama at papa mo? Since ano po, yung papa ko po is 3 years old pa lang ako nawala na. Years old ka pa lang, wala na yung papa mo. Ano nangyari sa papa mo? What? Ano po? Inadala mo yung kapitbahay namin. Na ano ng kapitbahay? Nagkaroon ng alitan? Opo. So ayun, hindi na po natin yun masyadong buksan kasi lipas na yun, no? At least napag-usapan lang. No, at siyempre bilang anak, 3 years old ka nun, lumalaki ka, no? Nangulila ka sa tatay mo, no? Kumbaga, kulang yung pagsasama nyo na nakasama mo ang tatay mo. Pero ano, nung 3 years old ka, parang meron ka nang naaalala sa kanya, nakasama mo siya. Opo. Gaya ng inaano niya ako dito sa para antin.
buhatin. Ah, kinakarga ka niya dito? Eh, kung may gusto kong sabihin kay papa mo, pwede mo sabihin dyan. Papa, minsan naman niya yun. Miss na ko kita. Ano po kasi, emotional po talaga ako sa... pagdating po sa family ko. Ito na po yung anak nyo. Talaga na. Mas na-miss po ito pa. Hindi po. Wala ka namang sakit, gano'n? Baka mamaya may sakit ka sa puso. Wala naman. So ay mga kanuli, normal lang po yan, no? Dahil bilang isang anak, hindi talaga may iwasan na mahulila ka sa tatay mo. Tapos yung nararanasan mo ay ganito na. Siyempre, maiisip niya, sana nandito si Papa para at least may nagbibigay ng advice sa akin. Natutuwangan ako sa mga araw-araw, mga gano'n. So... ngayon kasi kumbaga sarili niya lang tinataguyod yung kanyang pamumuhay. Kay mama mo naman anong nangyari? Wala na rin si mama mo? Wala na rin. So mga kanuli, wala na pala yung nanay niya, wala na rin yung tatay. Okay lang malaman kung anong nangyari. Ano po? Ay, natake po si mama sa high blood. Ayun. Hindi namin siya na paggamit kasi kulang nga kami sa pera. Tapos, nila lang siya inatang. Wala man lang kami pong hospital. Sahirap po kasi ng buhay ngayon. Hindi man lang namin nadala si mama sa hospital. Matagal na nangyari yun? Almost magto 2 years na ngayon si mama. October po. Ayun nga po. Hirap po mawalan ng mama at papa. Ano ang namimiss mo kay mama mo? Ang po, paglalambing po sa akin. Tapos, namimiss ko na si mama. Hindi ko po mapigilin na hindi mapagawa. Time po, gabi-gabi na lang po ako nagmumuluha dyan sa gilid ng bahay namin. Tapos, hindi po mama's girl po kasi ako. Masakit po sa akin na mawalan ng mama. Hindi ko po talaga matigilan luha. Pagdating sa mga mama ko po tas papa. Pili ko man na ikwento sa iba pero tinatago ko na lang ng palinto. Nasasaktan talaga ako. Kasi po, nung kami lang pong dalawa ni mama dito eh. Kasi may mga pamilya na po yung mga kapatid ko. Tapos kami na lang na dalawa. Kami mahigit na nagsasama dito. Ayun. One time na sinabi sa akin ng mama ko na pag ikaw Rika na yung andito, wala na daw akong kasama. Ayun na yung pinaka-naisip ko sa point na pag nawalan ako ng mama, di ko alam kung paano ako babangon. Yun talaga ang pinaka-ano ko si mama. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ako babangon, kung paano ako magsisimula. Thank you.
kang sabihin doon sa mga kumpleto pa yung magulang? Ano may advice mo? Kung sino man may mga kumpleto pang mga mama at papa, sana alagaan niyo yung mga mama at papa niya. Hindi abang buhay, nandyan sila para sa inyo. Kasi siya lang yung makakapag ano sa inyo. Kaya alagaan niyo yung mabuti yung mama at papa niyo. Ay, po. Ayan mga kanuli, medyo mabigat ang dinaranas ni Rica, no? Isa sa mga na-vlog ko na ano, mahirap din ang kanyang pinagdadaanan. Although makikita po natin na yun nga, simentado yung kanyang bahay, kanyang tinitirahan, pero ay hindi po talaga siya totally na komportable siya. Unang-una, madaling pasukin yung pintuan niya, yung bintana, yung kanyang kwarto, wala namang pintuan, at walang kuryente, at babahain kung sakaling napakalakas ng ulan, at anytime kung may bagyo, ay ililipad talaga ang kanyang buong bubong. So wala ho talagang tibay, no? At ito, ang nakita ko rito, mga kanuli, sa kanya, bagamat siya na nga lang mag-isa, malakas pa rin ang kanyang fighting spirit, no? At hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw makakaahon din siya at yun nga makakaangat din siya, no? Kung sa iba ang ganitong sitwasyon ay baka hindi na, baka pinanghihinaan na lang ng loob at baka mamaya ay hindi na nangangarap para sa sarili niya, no? So eto mga kanuli, kung ano, pwede ho ba ako sa inyo mga kanuli magsabi, no, sa mga viewers ko diyan, no, yung mga nagmamahal kay Kuya Noli, no, yung mga laging naandiyan, laging nakaalalay, no, at baka pwede po na ano, na tulungan natin si Rica mga kanuli, no, at patunayan po natin na meron palang mga tao na handa ring tumulong sa kanya, no, sa kanyang pinagdaanan, no. Matagal nang wala yung kanyang nanay, tatay, mga kapatid niya, mayroon ng mga kanya-kanyang pamilya, no. So pwede po nating tulungan si Rica na maiusad din natin ang kanyang pamumuhay, lalong-lalo na po yung kanyang tinitirahan, para maging ano po siya, no, maging safe siya dito sa hindi naman natin sinasabi na ano yung mga tao dito or ganun. Kumbaga, yung maging komportable lang siya dito sa kanyang tinitirahan at maalalayan po natin mga kanuli, no. So baka tayo na po ang hinaantay na maging part, or maging si Rica ay maging part po ng family natin, no, sa aking YouTube channel, no. At sabi nga niya, mag-isa na lang siya sa kanyang buhay at ang mga kapaligid ay minsan doon siya natutulog dahil nga sa nakakaramdam siya ng takot dito. So ito mga kanuli, doon po sa mga sabi ko nga, no, marami na tayong napatunayan na vlog, no. Marami na tayong nagawa, marami na tayong accomplishment, no. Ngayon muli mga kanuli, ay lumalapit po ako muli sa inyo na eto total alos patapos na rin yung project natin sa Albay. So eto, pwede natin tong isunod mga kanuli, no. At makitaan naman natin ng ngiti, no, si Rica, no. At pati yung kanyang mga magulang ay kahit na naandun, no, ay siguro magiging masaya na rin yun pagka yung naalalayan natin siya. Eto mga kanuli ay medyo malaki-laking trabaho, no. Pero pag tayo ay nagkaisa muli, no, para maiusad yung kanyang pamumuhay, walang imposible mga kanuli, walang imposible. At ilalagay ko po sa aking GCash dyan, Facebook, doon sa mga gustong kumuntak, para pag-isahin natin mga kanuli, pagsama-samahin natin at maiusad natin to, no. So abang-abang mga kanuli, at pwede na tayong mag-umpisa na maglikom, lilikomin na natin, ipunin natin ang ating maiipon na pundo at para dito sa bahay na ito, no. At Rica, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers ni Kuya Noli. Hello po, sana po matulungin niyo po ako kahit papaano po, para po mapaayos po yung bubong, puro kasi pulo to. Sana po may
taong pusong magbigay po di sa akin para po dito sa bahay, para po maayos din po yung tulugan ko. Ayun lang po. Ayan na kanoli. At sabi niya kanina, wala na raw siyang bigas. Saan ka naglalagay ng bigas? Okay, okay lang ba? Makikita ko. So ito mga kanoli, okay lang pumasok dito? Okay. Ito mga kanoli, wala na raw siyang bigas. Yan natin. Ah, wala na nga mga kanoli. Almost 1 kilo at kalahati na lang to. Tapos paano yung ano mo dito? Yung... dito ka dito. Paano yung tubig mo dito? Deliver or... Bumba or mineral? Bumba po. Saan ka nag-iigib? Dun po sa baba. Ah, Salmicol. Tapos ito yung kanyang mga gamit. Okay lang, pakita na. Mga kanoli yung kanyang plato. Yan. So, imagine... Mga kanoli, imagine, no, diba? No. So... Ay, sorry. Ito yung plato niya na... Yung mga plato niya. Yan. So, yun po. No? Ay, sorry. At yun po, no? So... Eto, mga kanoli. Ito yung kanyang thermos. Wala na, no? Wala kang, di ka nag-i-stack ng mga pang-ulam-ulam. Di kaya na. Wala na talaga. Ano, budget talaga. No? So, ito yung kanyang asin. Yan. Eto po. Ilang beses ka pa, ano? Tanong lang, no? Yung, siyempre, kita ko talaga yung buhay niya, mga kanoli. Paano dito pag ano yung tas wala ka nang ano, tas nagugutom ka na. Yeah. Tapos nakita ko bigas lang. Paano yung ulam mo? Minsan wala ka nang inuulam. Toyo na lang. So mga kanoli yun daw, toyo na lang ang kanyang ulam, no. Ayan, at abang-abang po tayo mga kanoli sa part 2 ng vlog na to. Tiyak ako. Marami magsasabi sa viewers ko na part 2 sa vlog na ito. Ayan mga kanoli. Kakaiba ang kwento ni Rica. Kakaiba din sa mga na-vlog ko. Ito mga kanoli, ikaw din lang namin yung kanyang bahay, no? Para mas makita po natin yung sa labas naman. Ito po yung kanyang pintuan. Kumbaga kusina, extension sana ng kusina dito. Kaya lang, ayun nga po, tumayan. At, ayan o. Ayan. Ito naman yung kanyang bintana. At, di na agad to, aso. O, nalaglag po. Sira na yung kanyang bintana. Dito. Ayan o. At yun nga po, no? Ay, bins pa sila. Yan. Yan, at ito naman sa kabila mga kanoli, yung kwarto niya sa ako. Pero pagkaanggi, sigurado pasok yung ulan. Yan, sa ako. Ganun dito. Yan, sa ako.